crowd na, oh yeah, oh yeah, ang ganda ng Mayan. Hello, hello everyone, this is Elizabeth Tulfo and welcome to my channel. Para po sa inyo lahat ng mga plantito and plantita itong bagong vlog na ito. And it's all about my Mayanas. So, balikan po natin ang ating last episode tungkol sa mga Mayanas at dadaling ko kayo sa aking Mayana Garden ulit. So, huwag niyo po kakalimutan to subscribe to my channel and don't forget to click that notification bell para updated kayo sa susunod nating mga videos. I hope you will enjoy our vlog today about our Mayanas. So, today, dadaling ko kayo uli sa aking Mayana Garden. May mga bagong bili ako ng mga Mayana at dito natin pag-uusapan kung yay or nay pa ang pagbili ng mga Mayana, lalo na kung ito ay galing sa online or sa mga or from the online sellers. So gusto ko lang pong i-share sa inyo na talagang effective ang pinch and plant at talagang nabubuhay ang mga Mayana kapag ito ay didiligan mo ng 2 beses sa isang araw. So, 1 in the morning and 1 in the evening. Kaya naman, nakakatuwang tingnan na ang aking mga newly planted Mayanas just from my cuttings are alive and kicking just like my earrings. Papakita ko po sa inyo yung mga Mayanas na mga nabili na ana na itinanim ko ng isang araw. Ito po yung tinatawag ko na pinch and plant. Lahat po ng mga Mayanas dito na nakalagay po sa plastic bag na itim ay ito po yung I picked them and I planted them. Can you see talagang buhay na po sila? So nakikita nyo kahit itong malaki ito, ay buhay na siya. So madali, ibig po talaga sabihin, madali talagang tumubo o magbuhay ang mga Mayanas. Kaya naman favorite na favorite po sila. So ito po yung mga Mayanas last week na I have pinched and planted. So nakakatuwa po, di ba? Aking very first unboxing or ng mga Mayanas na nabili ko first time na nanggaling ito all the way from Nueva Vizcaya. So, tingnan natin kung maganda ba o talagang nay or yay ba ang pagbili ng Mayana online galing pa sa Nueva Vizcaya. So, naamoy-amoy ko pa ang Nueva Vizcaya. Okay. So, tulad ng sabi ko kanina, kararating lang itong araw na ito ng aking Mayanas galing all the way pa from Nueva Vizcaya. So, sobrang excited ako na mabuksan ito. Ang pinang-cover nila dito sa halaman mismo sa Mayana ay ang mga dahon ng saging. So, tingnan natin kung ano ba ang nangyari sa Mayana natin. So, ito yung unang Mayana na in-order natin. So, as you can see, siguro mga 3 days pa lang ang shipping nito magmula sa Nueva Vizcaya ito. And it's not bad kasi yung itsura naman niya hindi naman siya lantang-lanta. In fact, parang napipilang siya from shipping o yung pagdalag nito. So makikita mo na parang kung ikakat lang natin to mabubuhay na kagad to basta ilagay lang natin kagad sa tubig sa soya. Okay? So it doesn't look bad. Ang ganda ng kulay, di ba? Just imagine pagbuhay na ito. So, hindi maganda rin ang cuttings nila kasi hindi maikli yung cuttings. Instead, mahaba. So, sabihin, sila siguro pwedeng isang plant ang gawin natin. So, pwedeng siguro dalawang cuttings at magbubuhay gamit ito. Pero hindi naman natin pwedeng i-expect na perfect ang halaman pagdating ito. Kasi nga, shipping, di ba? Pero it doesn't look bad dahil hindi siya dry na dry. At I can feel na buhay pa yung stem niya. So, it's still good. So, get na tayo sa second Mayana natin. So, excited na rin akong buksan ito. Ito na. Ito na yung second Mayana natin. Okay. So, syempre, hindi naman natin pwedeng expect na perfect ang dahon. Pero, I can feel, makikita naman talaga natin na hindi dry ang stem. At madali-daling mabuhay ito. So, papakita ko lang sa inyo kung bakit na-inlove ako dito. I'll just show you kung gaano kaganda ang color nitong Mayana na ito. Walang filter yan. Okay? Marami-rami din ang mga nabili kong Mayanas. At nakikita niyo ito, free. Binigyan niya ako ng freebie. Sino ba ang hindi sa freebie? Diba? Talaga namang matutuwa ka kapag may mga binibila ka mga online seller tapos bibigyan ka ng free. So, thank you!
So, ito kanyang freebie. Tingnan natin kung ano ito. So, ang freebie niya. So, ito yung color. So, ayan. At nakikita naman natin yung mga maliliit na yon. Buhay na buhay din siya. Okay. So, actually, hindi lang isa ang stem. So, dalawa rin ang stem. Oh, so, hindi lang pala isa ang freebie. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hindi lang pala isang freebie. Meron pa isang freebie, oh. Ang ganda, oh. Can you see that? Oh, maraming maraming salamat sa ating reseller. So, dalawa ang freebie na nabigyan. So, hindi mahal po, hindi po mahal ang pagkakabili ko sa mga mayanas na ito. In fact, may mga mayanas na 35 pesos. Depende rin sa laki. Meron mga mayanas na kakaiba na umaabot ng 100 pesos or 50 pesos. So, depende ang mga ang prices ng mga mayanas. Like this one, wala pa ako nito. Pero, na-in love din ako kasi malalaki ang malalaki yung dahon niya. And at the same time, tingnan mo naman ang color. So nice. Ganda, di ba? So just the same, hindi pa dry ang mga ang stem ng mayana. So sure na sure ito na magbubuhay ito. So maganda rin ang pagkaka-cover niya kasi talagang hindi masisira ang mayana kasi of course pag ipinasok na siya sa box, matigas-tigas din pala ilalagyan ng saging. So alam ko na kung bakit dahon ng saging ang kanyang ginamit. At saka of course mas maganda ito dahil mas natural at hindi plastic. So, ito naman yung susunod. Pakita ko rin sa inyo how nice it is. At ito naman ay buhay na buhay din. At feel ko na buhay siya. Dahil meron siyang tubig. Yan. So, papakita ko ang color ng mayana na ito. So, we'll have a look closely sa aking mukha. Hello! So, kita nyo naman napakaganda ng mayana na ito. Napakaganda niya. Look at the color. So, so beautiful. At buhay na buhay ito, pero hindi ko alam kung bakit yung iba hindi niya nilagyan. Buhay na buhay ito. At ayun, alam ko na. So, yung iba pala cuttings, okay? That's what I love about unboxing. First time ko nag-unboxing. So, iba pala yung, kaya naman pala may ganito, ay of course, siguro binasa nila ito, ay meron na pala siyang roots. Ayan po, may roots na yung kayang mayana. So, ito yung tinatawag na rooted na mayana. Siguro, ang rooted na mayana ay mas mahal-mahal. So, ito yung wala pang roots. Right. So, mabubuhay na talaga. So, mabilis na siyang mabuhay. Alright. So, let's go for the next one. Tingnan natin kung alam. Madali rin buksan pala eh. Kasi hindi masisira yung halaman. Kasi you can easily open pala with the saging ng banana. So, ito naman yung susunod natin na mayana. Ito, yellow naman siya. You can see that ito ay neon green. So, nakikita niyo yan. Ito yung binigay, ito yung unang-una kong binuksan. Ito naman, iba naman ang color niya. It's green and purple naman on the borderline. So, ayan naman siya. Ganda-ganda ng color, ano? Okay, ito naman ang purple mayana. So, this one naman is not rooted. Okay, so kailangan natin buhayin this on our own. Pero ang ganda-ganda rin ng kulay niya, it's a dark purple mayana. Ayan. I'll show. Lovely. Let's open. So, ito naman ay kakaiba naman ito. So, ito yung dark purple mayana. Ito naman yung iba naman ang color nito. So, purple mayana rin siya na may pink sa gitna. Okay. Wow, look at this. So, eto namang mayana na ito ay iba naman ang color. So, just the same, maganda ang ano niya. It's not rooted yet. Wala pa siyang roots. However, I can feel the stem still okay. So, mabubuhay ito. I just want to show you how beautiful the colors are. Dalawa itong, isang stem lang ito, pero dalawa ang klase ng kulay ng kanyang, you can see that, ng kanyang leaves. Ito yung una, tapos ito yung pangalawa. And in one stem lang. Ganda, no? Kuntunga ako. Hindi naman importante na dumating ang mayana na buhay na buhay at alive and gay and so beautiful after ng shipping, di ba? Of course, ang maganda lang dito ay I can really feel na
happy pa rin ang stem at siguradong mabubuhay. So ipapakita ko naman sa inyo ang color ng mayana na ito. I'm not so sure kung makikita siya, but however, this is the color of the leaves. Alright, ito naman ang susunod. Look at that! Ang ganda, oh! Ito yata yung parang lace mayana. Kasi on the side, ayan, ayan yung tinatawag na lace mayana. Yung sa pinakagilid, yan ang lace mayana. So, ang ganda-ganda rin niya. Let's open the next one. Just the same, it's really nice. At ayan, ayan na. Ganda rin ito. I think it's also a lace mayana. Tapos tingnan mo naman, yun naman ang ibang, ang kulay naman niya. How nice is that, di ba? Model ng mayana. Wow, look at that. Look at that. Ang ganda-ganda ng kulay niya, no? It's iba-ibang kulay niya. Halos sa parang kulay. There's a purple in it. Sa ilalim niya ay purple. Yan, light purple. Tapos, tingnan mo naman ang harapan niya. Ay mix of orange and purple. And green. Spots of green. So, kakaiba rin itong mayana na ito, ano? So, so nice. I'm so, so happy with this. Okay. So, meron pa tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang! Hi! Gusto ko pa, I want more! So, ito naman, smaller naman ang itsura niya. So, let's see kung ano naman ang itsura ng ating mayana. Oh, so nice and cute and simple. So, yellow and green mayana naman. There you go. Right, yung susunod naman. Excited naman ako dito. Ano ba ito? It's so exciting. Oh, eto yun. Okay. So, the first time I saw etong Mayana seller from Nueva Vizcaya. Actually, ang una-una ko nakita ay ito. The reason why I ordered from her. So, wala pa rin ako ito. So, it's going to be added to my collection. So, how nice is that? Ang ganda, no? Ganda. Ang ganda ng color. Wow, look at this. Ooh. So, this is nice and simple naman. Nothing, hindi masyadong vibrant ang color ng mayana nito. But however, it is simple but beautiful. Kasi yung ilalim niya is real or total purple. Tapos yung harapan niya ay parang avocado green. Alright. Ito naman. So, ang ganda, oh. See naman, look at this one. How vibrant the color is of the mayana. Napaka-vibrant, ano? Vibrant in hot pink and green. Ganda! Oh my gosh, ang ganda-ganda ng bago kong collection. Thank you! What's in here? Para bang special din siya. Okay, let's see. There you go. 1, 2, 3! Woo! Wow! Look at that! Uy, parang buhay na siya, oh. Ito naman. Kakaiba rin naman ang color nito. Oh my gosh, I'm so, so happy! I'm super happy. Look at this. Okay, pakita ko sa inyo ang colors naman ito. How beautiful is that? Ito yung last na nabuksan natin na mayana coming from our mayana reseller from Nueva Vizcaya. Hats off and I'm happy. Thank you sa'yo at naalagaan ang mayana at magandang-maganda ang packaging niya. Dumating ng maayos, dumating yung tinatawag natin na dumating ng maluwalhati ang ating mga mayana dito sa aking mayana garden. And I'm so sure these mayanas will be so happy in a week or two, buhay na ito. So I'm so, so glad. So, kamayanas, eto na ang mga bagong collection na galing ng Nueva Vizcaya. Okay, bakit ba gusto natin magkaroon ng mayana? Kasi mayanas makes us happy. Of course, last but not the least, ang maganda sa mayana ay ito rin pala ay medicine. So, this is a folkloric medicine traditionally used by a lot of people. At ito rin na hindi lang, meron siyang medicinal purposes. Pwede siyang gamot sa swelling, sa mga pain, sa mga sakit-sakit, yung mga sakit-sakit na kasukasuan natin, sa diarrhea, at kung ano-ano pa. So, I hope you have enjoyed our vlog for today para sa aking mga kamayanas! Ang ganda ng aking mga mayana, I'm so in love na.
gusto kong kumanta ng mga ibang kanta, kaya lang bawal. Maisa lang ating YouTube channel to. So, gawa-gawa na lang tayo ng sarili nating kanta. Bago lahat, papakilala ko lang kayo sa aming mga ducks. Ayan po ang mga maiingay na mga ducks dito sa bahay namin. So, sa aking mga videos, sila po ang maiingay. Dito po talaga sila nakatira sa area na yan. Thank you for watching. Please follow and subscribe to my channel, Elizabeth Tulfo, and press the bell to get notified for new videos. And most of all, stay safe and God bless.